ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Isang masaya, mapagpala at malusog na araw sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kamusta po kayo? Ako pa rin po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Mga kaibigan, may nais po akong i-share sa inyo at kailangan po nating tandaan itong limang bagay na ito. Unang-una po, God hears my prayers. Ayan po ang ating mga affirmations today. Hindi lamang po dapat ngayon, sa araw-araw po nating buhay. Ang Panginoon po ay nakikinig ang ating mga panalangin. Pangalawa, I am not alone. Hindi ka mag-isa, kaibigan. Lagi mong kasama ang ating Panginoon. At pangatlo, my voice is valuable. Ang ating pong mga tinig, ang ating mga salita ay valuable. Pang-apat, I have a powerful destiny. Ayan, ang Panginoon po ay may plano para sa ating lahat. At ito po ay powerful, ang ating mga destiny. Ayan. Panglima, nothing is impossible with God. Walang imposible sa ating Panginoon. Tandaan po natin itong limang bagay na ito at wag na wag po nating kakalimutan. Patuloy po tayo, kami po ay namimigay pa rin ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kaya naman kung nais niyo pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo makakuha ng ating mga readily available na Bible study guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/centralluzon. Sa Tinig ng Kalusugan, makakasama pa rin po natin si Ma'am Jade Hintay. Kung kahapon po na pag-usapan po natin ang tungkol sa COVID-19, ngayon naman po ay pag-uusapan natin kung paano po natin maboboost ang ating immune system, paano po natin itong mapapatatag in this time of pandemic. Ano po? At sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, pangunahan pa rin po tayo ni Pastor Romeo Mangiliman sa pagtalakay sa paksang The Mature Christian. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jade Hintay para sa bahaging Tinig ng Kalusugan. Maligayang araw po sa inyong lahat. Dito po muli tayo sa AWR, Tinig ng Pag-asa. Ito ang ating Health Talks, Series 2, Immune System. Kumusta po ang inyong kalusugan? Kumusta po ang inyong pakiramdam? Nanlulupaypay ka ba? Lagi ka bang parang antukin? Bakit ikaw yung nagkakaroon ng karamdaman? Bakit napakahina ang iyong immune system? Bakit napakadali kang kapitan ng mga sakit katulad po ng pneumonia o kaya naman po cancer? Ay, naku. Mga kaibigan, may kinalaman po ito sa ating immune system. Ano ba ang immune system? Sa ating layman's term, ito po ay mga army o ang ating pong mga sundalo ng ating katawan. Kung ang ating pong mga military ay may kampo, meron din pong nagro-ronda doon sa ating buong katawan. May tinatawag na B-cells, meron T-cells, may macrophage, at iba't iba pong mga cells na ito ay mga armies ng ating katawan. May helper cells din po tayo. Meron pong tagawali sa lahat po ng mga virus o bacteria sa ating katawan. May nag-ronda 24 hours, 24/7. Saan ka makakakita na ang nilikha ng Panginoong katulad mo at katulad ko ay tunay nga po nakakaiba
sa kanyang lahat ng nilikha. Ang mga nilikha, katulad ng mga puno, katulad din po ng mga insekto at mga hayop, ay amazing din sila. Pero compare to human body, katulad mo't katulad ko'y kakaiba. At isa dito na nilagyan tayo ng sundalo ng ating katawan, katulad po ng immune system natin. No? Mga sundalo na nagroronda at tumutulong upang mapaganda ang ating katawan. Pero bakit ako nanghihina? Bakit madali akong tablan ng iba't ibang klaseng mga viruses? Katulad ng COVID, o kaya naman po kami sakit na AIDS o HIV positive, ay tinitira nito ang ating immune system. So may mga tinatawag tayong autoimmune disorder na napahihirap at talagang hindi po makarecover ang ating immune system. Pero ano po ang nais ng Panginoon para sa atin? Number one, mapalakas ang ating immune system. Tama ba ang ating lifestyle? Okay. Karamihan po sa atin, ano, isang beses lang kumain pero miyat-miya. No. Karamihan po sa atin pag umaga ay tama na ang tinapay at kape. Okay na yun, sabi nila, no? Okay na yun. Pero pag gabi, naku po, grabe. Talaga po naman, kung po pwede nga lang lahat kakainin natin, mayroon po tayong dapat ating alagaan yung ating immune system. Sa anong paraan? Tatandaan natin, number one, yung ating pong breakfast. Talagang una, eat like a king. Kung sinasabi natin na tama sa akin ang tinapay at kape, iwasan po natin yon. Para po mapalakas ang ating immune system, ang pinakamaganda po, yung ating breakfast. No? May meron tayong gulay dyan, may legumes tayo, at para po lalong maging masaya ang ating immune system, at maalagaan po natin ang mga T-cells, B-cells, ano po, macrophage, helper cells na yan, need natin na ang ating rice ay brown rice. No? At kung po pwede lang din po, tandaan natin, yung ating pong lunch, no, we eat like a queen. At yun naman pong ating dinner, eat like a beggar o pauper. So, baliktad po sa iba. Kaya kailangan natin po, maalagaan natin kung ano ang ipinapasok natin sa ating katawan. Pangalawa po, natatandaan po natin para mapalakas ang ating immune system, ay kailangan natin ng ehersisyo. Sa lahat na nakikinig ngayon, ilan po sa atin ang nag-e-exercise? Sino po maniniwala na ako'y nagja-jumping rope? Sino maniniwala, no po, na ako'y nag-hula hoop? At ako po'y member ng marathon ng 15K ng Milo. No. Bakit po? Sapagkat gusto ko po na maalagaan ang katawang ito na templo ng banal na espiritu at mapalakas ang aking immune system. Pangatlo, no, sa karamihan po ng mga tao, hindi ko po naman gina-judge, ano po. Gusto nila ay talagang mapuputi sila at makikinang ang kutis nila. Kaya umiinom sila ng glutathione. Hindi ba ninyo alam na minatural tayong glutathione na pinuproduce ng ating katawan? Ganun po katindi ang pagkalikha sa atin ng Panginoon. So sa halip po, ay tayo lumabas at magpainit sa araw sapagkat kailangan nating makombat, no, yung ibang klaseng mga bakterya at viruses at sa pamagitan po ng vitamin D. At ang number one vitamin D na nilikha at ibinigay ng libre ng Panginoon ay ang sikat ng araw. Lalo na po hanggang alas 8:30 ng umaga. Napakahusay po yan na vitamin D para sa pagpapalakas ng ating pong immune system. At ang pang-apat na kailangan natin tatandaan po mga kaibigan ay ang pag-inom ng mga yung ating tubig na sapat sa katawan. Karamihan po hindi makainom ng liquid kung walang kulay. At ang isa po, no, sa mga nakikinig ngayong umaga, meron lang po ako sanang nais ng
yung mga mabatid na isa po na nakasisira ng ating kidney. Ako po'y nagbabasa ng medical journal. Siguro po naka 110 na akong medical journals. At ang isa po pala nakakasira ng ating kidney ay yung pag-inom ng... Okay, meron ho bang nakakaalam dyan sa nakikinig? Okay, yung mga pag-inom ng energy drink, iba-iba pa, no ho? Mas maganda po ay tubig, sapat na tubig. Inside and out ay mahusay po ang tubig para sa atin. At mapalakas po ang ating pong immune system. No ho? Talagang wala nang gaganda po sa ibinigay sa atin na libre ng Panginoon, yung tubig. At ang panlima na mahusay po sa pampapalakas ng ating immune system. Kung kayo po ay nakakakain po ng mga iba't ibang klaseng gulay, wala nang gagaling pa po. Natalo ang lahat ng gulay sa number one na pampalakas ng immune system. Itusok nyo lang yung puno, tangkay, mabubuhay na. Ano kaya yon? Sa lahat na nakikinig, meron mo bang makaka-guess kung ano to? Moringa sa English o sa Tagalog po ay malunggay. Alam ba ninyo, ang isang tasang malunggay ay katumbas ng 4 na galon ng fresh milk. So bakit may pagpapalit ang malunggay na yan po kahit saan ay mapipitas natin? Na napakahusay palang pampalakas po ng immune system. Meron pong lugar sa Malaysia at Thailand na may plantation sila ng moringa o tinatawag nating malunggay. At napatunayan po nila, no, na napakahusay po itong pamboost ng ating immune system. At sa nakaraan pong taon, I think of 7 years ago, meron po akong ginamot na mayroong cancer sa breast. Stage 2. No, stage 2 na po. Pero dahil sa paggamit po ng moringa o malunggay sa atin, ay talaga po at siyempre po yung tamang lifestyle, ay nagkaroon po siya ng kagalingan. At until now, siya po'y buhay sapagkat talagang nagkaroon siya ng lifestyle change sa kanya. No? At ang pang-anim na tatandaan po natin, pamboost ng ating pong immune system. Huwag itong kakalimutan, ay yung pinagbibintangan ng maraming tao na sakit daw ng arthritis, rheuma, ay dahil dyan sa munggong yan. Hindi nila alam po na ang pinagbibintangan pala natin ay napakahusay sa ating pamboos ng ating immune system. Sasabihin nila, ayokong kumain ng munggo kasi mararayuma ako. Ay, tanungin natin, ano ba ang sinahog natin? Ano? Yung pala naman eh, taba ng baboy ang sinahog. Eh talaga pong rarayumahin kayo. O kaya naman po itinapa o sardinas, eh talagang rarayumahin po kayo. Kasi mataas po sila sa uric acid. So, mapansin natin po, mga kaibigang nakikinig, napakahusay po pala ng pamboost ng immune system ay ang munggo. Noho, at iba't ibang klase po mga buto na napakayaman po ito sa pag-combat po natin ng iba't ibang mga viruses at mga sakit-sakit po, no, na nararanasan natin sa pagkain po na mayaman sa green leafy vegetables at mga legumes o yung mga buto. Kung titingnan natin mga kaibigan nakikinig, no, mayroon po tayong awit ng bata tayo. Inaawit natin yan, pero nakalimutan natin napakahusay pala niya, no? Ang sabi po ng awit, bahay ko po, kahit munti ang halaman doon, ay sari-sari, chicken joy, chocolate, donut at hamburger, hot dog, soft drinks at ice cream. Mga kaibigan, sundin natin ang ating bahay kubo sapagkat yung awit na yon ay it is an embodiment na po na ini-embraced ang tunay na pagiging Pilipino natin sa isang matayog na pamamaraan
ng kalusugan, kailangan po natin ang iba't ibang klaseng gulay, prutas, mga buto para mapalakas po ang ating immune system. Huwag nating sabihin na, kailangan ko ng mga antibiotics. Meron tayong natural antibiotics, mga kaibigan, sa pagpapalakas ng ating immune system. At ihanda ninyo ang inyong mga kwaderno at ballpen para isulat ninyo ang aking natatanging capsule for life para po sa ating pampaboos ng immune system. Number one, isang tasang malunggay. So mas maganda po yung tasa ng malunggay ay inyo po itong sun-dried, noho. Pangalawa, dahon ng papaya, noho. Pangatlo, dahon po ng kamote, yung kulay violet. Pangapat, dahon po ng sili. At ang panlima, na huwag nyo kakalimutan po, ay yung pong bawang at sibuyas. So, ilahat ng ito, no, pwede nyo i-dry po lahat ito, tapos gigilingin ninyo sa mga hindi po kayang makainom ng fresh. So, ang ginagawa ko po ay dinidehydrate ko. So, meron akong dehydrator at dinidehydrate ko ito at saka ko ginigiling. At meron pong nabibili pong blanco na capsule na ito ay vegan. Nilalagay ko po yun doon sa loob para yung may mga tao kasi hindi nila kayang mainom ng fresh tulad ng malunggay at dahon ng papaya, no? Meron po talagang hindi nila kaya yung ano, yung pag-inom ng ganun dahil mapait daw po. Pero napakahusay po ito. So mga minamahal ko mga kaibigan, sa ating immune system na may mga natural na sundalo na inilagay na nagroronda at nag-iingat sa ating katawan, tulungan tayo ng Panginoon na ating palakasin ang ating immune system sa pagbigay ng pagpapahalaga ng ating lifestyle change ay gawin natin hindi bukas, hindi mamaya na, kundi ngayon na. Sapagkat naniniwala tayo na ang kasabihan na ang kalusugan ay kayamanan. Muli po dito tayo sa Adventist World Radio, Tinig ng Pag-asa, ay muli ko po kayong iniimbitahan sa ating pag-aaral na may kinalaman po ito sa ating arthritis. Maraming salamat po, Ma'am Jade. Mga kaibigan, ito pong immune system natin ay army nga daw po, sundalo ng ating katawan. Kaya napakahalaga po ng tamang diet, yung breakfast, napakahalaga po. Kaya medyo nagigilty po ako kasi kung minsan di po ako nakakapag-breakfast. Pero that is the most important meal of the day. And exercise, sunlight, tubig, at yung malunggay po pala, napaka-powerful pala niyan, ano po. At natawa naman po ako dun sa bahay kubo ni Ma'am Jade. Ayun mga kaibigan, nawa po ay may natutunan kayo sa mga tips na ibinigay ni Ma'am Jade upang mas maboost natin ang ating mga immune system, lalong-lalo na po ngayon na panahon ng pandemic. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo makakuha ng ating readily available na Bible study guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makarinig ng isang makalangit na awitin. It's not what I prayed for. It's not what I wanted. It's not something I
circumstances seem so confusing. Mountains to move, you want me to climb, so I'm gonna trust your work, your will and your time. Your ways are higher than I'm sure I will look back and marvel at how you knew best all along. You see from heaven, you know it's the hard times that make my face steady and strong. Your ways are higher than mountains to move, you want me to climb, so I'm gonna trust your work, your will and your time. Your ways are higher than mine. When I start to so far above me, your ways are higher than mine. I want mountains to move, you want me to climb, so I'm gonna trust your work, your will. Maraming maraming salamat po sa napakagandang awitin. Nawa po ay naging inspirasyon ito upang tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Ang atin pong paksa ngayong umaga ay pinamagatang The Mature Christian. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon. At ang aklat na ating nais na bigyan ng pansin o pag-aralan ay ang aklat ng Epeso, na ito ay sulat din ni Apostol Pablo. Meron siyang pabalita dito sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, Versikulo 17, kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaibigan, sa bahaging ito ng ating Biblia,
ay binabanggit na kinakailangan ang isang Kristiyano ay maging ganap ang kanyang gulang. Dalawang klase ang sinasabi ng Biblia na pagkapanganak ng isang tao. Una sa physical, igit sa lahat sa spiritual. Ano ba yung ating pagkapanganak sa physical? Nung tayo pinanganak ng ating magulang, ng ating nanay, tayo ay isang sanggol, isang baby. Pero hindi tayo nananatiling baby, kundi tayo ay nagkakaroon ng pagsulong o yung growth na sinasabi natin. Yung kabataan ay mabuti ang kanyang sinasabing growth o yung kanyang pagsulong. Subalit, mas mabuti na siya ay magkaroon ng ganap na gulang. At ang isang tao sa kanyang pagkapanganak sa spiritual, sa pamagitan ng tubig at ng espiritu, na kung papaano sa physical ay merong pagsulong, dapat din sa kanyang buhay bilang mananampalataya ay meron ding pagsulong at hanggang sa nakabot sa ganap na gulang. May mga Kristiyano kung minsan sila ay lalong tumitibay, lalong nagiging masidhi ang kanilang pananampalataya na kapag ka sila ay nakakaranas ng pagsubok sa kanilang mga buhay. Nakatulad ni Job ayon sa banal na kasulatan. Siya ay pinagpala ng ating Diyos, subalit ang lahat ng pagpapalang ito, maging ang kanyang mga anak, ay nangawala. At sa kanyang patuloy na pananampalataya sa ating Panginoon, dumating din ang panahon na lalo siyang pinagpala ng ating Diyos, sapagkat ang pagsubok na nangyari sa kanya ay hindi nagpahina sa kanyang buhay na bilang mananampalataya, kundi lalo siyang naging matapat sa ating Diyos. Meron din sa banal na kasulatan, nakatulad ng mga taga Macedonia sa kanilang pananampalataya, nakaranas sila ng kahirapan sa kanilang buhay. Subalit kapag ka pinag-uusapan ang pagiging katiwala, sila ay naging matured sa mga pagsubok o yung suffering sa kanilang mga buhay, kaya sila ay ginawang halimbawa ni Apostol Pablo sa pagbibigay o sa gawain ng pagiging katiwala. Ang isang ganap na gulang na Kristiyano ay naghahanap ng karunungan. Anong sabi sa ating Biblia sa versikulo 17 ng kapitulo 5 ng Epeso? Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kinakailangan sa isang Kristiyano, siya ay merong sapat na pagkaunawa. Siya ay maging wise sa kanyang pamumuhay. Ang sanlibutan ay inahanap ang karunungan. Kaya nga may mga taong dalubhasa sila sa kanilang karunungan, meron silang edukasyon. At sa isang Kristiyano naman, kailangan ang karunungan na ito at siya ay naging marunong sa katotohanan. Ano sabi ng ating Biblia na sinasabi rin ni Apostol Pablo dito sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 7. May mga taong ganito na nag-aaral sila pero hindi sila nagkakaroon ng lalong higit na kaalaman. Ang sabi nga na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. May mga taong nag-aaral sa Biblia na napat ang kanilang pagbabasa, ang kanilang pag-aaral ay ang kanilang layunin hindi upang tuklasin ang kalooban ng Diyos, kundi para siya ay merong gagamitin sa pakikipagdibate. Kaibigan, ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng karunungan
na nanggagaling sa Diyos, sapagkat kung walang karunungan na galing sa ating Panginoon, hindi nating maunawaan ang sinasabi ng Biblia o ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga, nangangailangan tayo ng panalangin, na masusing panalangin o earnest prayer, na kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos para ating maunawaan kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Ito yung sabi sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, Versikulo 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. Merong pangako ang ating Diyos. Kung tayo ay kulang ng karunungan, kulang tayo ng kaalaman sa Kanyang banal na salita, humingi tayo ng karunungan sa Diyos, at ang Diyos naman ay nakalaan at tumulong sa atin, at tayo ay bibigyan ng karunungan. Kaibigan, may mga tao kuminsan din sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya nag-aaral sila para sila ay merong masasabing gagamitin sa kanilang pakikipagdebate. Kaibigan, hindi ito ang nais ng ating Panginoon. Tayo ay nagnanais magkaroon ng karunungan upang ating maunawaan ang salita ng Diyos. At bago nating basahin ang salita ng Diyos, kinakailangan tayo ay manalangin, sapagkat kung wala ang tulong ng Banal na Espiritu, hindi nating maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Sa aklat na sulat ni Ellen G. White sa Steps to Christ, sa bawat umaga, kinakailangan ating italaga ang ating sarili sa Diyos at ating idalangin sa Kanya, nawa tayo ay bigyan ng karunungan, bigyan niya ng patnubay sa magitan ng Santong Espiritu upang sa ating pamumuhay sa araw-araw, ang gabay ng Diyos ang ating mararanasan. Nanupat, hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Inahanap ba natin sa araw-araw ang kalooban ng Diyos? Matatagpuan natin ang kalooban ng Diyos sa magitan ng pagbabasa sa banal na kasulatan at gayon din sa ating pag-aaral sa kalikasan. Ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin at ang Kanyang malasakit sa Kanyang mga anak. Merong nakatala sa Biblia, kung ito ang ating nais kaibigan, napakabuti. Yung sa aklat na mga awit, Kapitulo 37, Versikulo 4. Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya, at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Meron ka bang nais kaibigan sa iyong buhay? Kung bakit ka ikaw ay nag-aaral, nais mong magkaroon ng tagumpay sa iyong pag-aaral. At kung bakit ikaw ay naghahanap buhay, gusto mong merong kang magamit sa iyong pangangailangan sa araw-araw kapag ka ikaw ay kumita ng salapi. At gayon din, kung ikaw naman ay isang may pamilya, gusto mong merong sapat na pangangailangan para sa iyong pamilya. Ang isang taong naghahanap ng kalooban ng Diyos, ang sabi nga, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ang nagbibigay ng mabuting kaloob sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Magpakaligaya ka sa Panginoon. At ang sabi, ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Meron pang binabanggit si King David sa kanyang sulat. Kaibigan, ito ay natala sa aklat ng mga awit, Kapitulo 40, Versikulo 8. Ang wika ng Biblia, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalaoban, O Diyos ko,
ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Napakaganda itong nais o itong panalangin ng lingkod ng Diyos. Sapagkat kapag kayong mga utos ng Diyos, ang kanyang kalooban ay nasa iyong puso, kapag ka ikaw ngayon ay tumutupad sa kalooban ng Diyos, ay hindi mabigat sa iyo. Magaan. Kaya nga sabi ng Panginoon, pasanin niyo ang aking pamatok, sapagkat ang kanyang pamatok ay magaan. Kapag ka nga naman may pag-ibig sa Diyos, anuman ang kahilingan ng Diyos sa atin, tayo ngayon ay sumusunod sapagkat mahal natin ang Diyos. At sa ating pagsunod, masaya tayo. Hindi yung sapilitan. Kung bakit ang iba ay nahirapan sumunod sa kalooban ng Diyos kasi ang kanilang nais na mangyari ang kanilang ngayong sariling kalooban. Subalit, ang nais ng ating Diyos, ang kanyang kalooban ang ating sundin. Kaya nga sabi ng isang awit, ang kalooban mo'y siyang sundin. Hindi yung aking kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, ganito ang buhay ng mga Kristiyano. Ang tanong ngayon, is doing the will of God our delight? Yung paggawa sa gawain ng Diyos o sa kanyang kalooban, ito ba ang ating nais? Kapag ka ba ito ay ating gagawin, masaya ba tayo sa ating mga puso na tayo gagawa ayon sa panukala ng Diyos? Ang isang matured na Kristiyano ay meron siyang pagsamba sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang sabi nga sa versikulo 18 hanggang 20, ganito ang ating mababasa ng Epeso 5, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awitin espiritual na sa kanyang mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Napakaganda ng sinasabi ni Apostol Pablo sa bahaging ito ng kanyang isinulat. Ano pat, ang ating pagsamba, ito ay isang pribado o pampubliko. Kapag ka sinasabing pribado, tayo ay sumasamba sa ating mga tahanan at kapag ka ito'y ating ginagawa, tayo muna ay bago nating buksan ang salita ng Diyos, nawa tayo ay gabayan ng Diyos sa magitan ng isang panalangin. At pagkatapos ngayon, ating pag-aralan ang salita ng Diyos, bukas ang ating mga puso na ating sundin ang kanyang kalooban kapag ka ito ay nangusap sa atin. Kaya nga, meron tayong pagsamba. Nanapat ang isang matured Christian sa kanyang pagsamba, siya ngayon ay sumasamba sa spiritual at puno o filled with the Spirit na puno ang kanyang sarili sa kalooban ng Banal na Espiritu. Na hindi yung forma ng isang seremonya, kundi nadadama sa kanyang sarili ang isang pagsamba. Ang isang matured na Christian sumasamba siya ayon sa banal na kasulatan. Nagsasalita siya ng mga salita ng Diyos at umaawit siya ng mga papuri sa Diyos. Hindi yung parang emotional lang ang kanyang pagsamba. Na kapag kayong emotion na yon ay nawawala na, para bagang wala ng bisa ang kanyang pagsamba, kaibigan. Kaya nga kung ating babasahin ang aklat ng mga awit, ito ay punong-puno ng pagsamba at ng pasalamat sa ating Panginoon. Sa ibang bahagi nga ng ating Biblia na sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Tesalonika, ganito ang kanyang binabanggit na payo sa atin. Ang wika niya sa 1 Tesalonika 5, versikulo 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid.
sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Kaya nga, ang isang Kristiyano na matured sa kanyang pananampalataya ngayon, ang kanyang gawain o ang kanyang nagiging buhay sa araw-araw, maliban sa siya ay palaging nananalangin sa Diyos, kanyang ipinagkakaloob ang kanyang sarili sa Diyos, siya naman ngayon ay merong palaging pasalamat sa ating Panginoon sapagkat ang sabi, ito ay kalooban ng Diyos. At ang sabi pa, the matured Christian's worship involves singing. Sa Biblia, kapag ka ang bayan ng Diyos ay sumasamba kasama ang sinasabing awitan, awit na papuri sa Diyos. Ang nagiging problema lang sa ating panahon ngayon, ang kanyang mga lyrics ay may kinalaman sa pagsamba sa Diyos, pero ang kanyang tempo naman o yung kanyang pagkapinakinggan mo, para bagang ito ay makasanlibutan na awit. At merong gumawa na yung ibang awit na kapag kapinlay ng backmasking, merong lumalabas na Satan is God. Merong papuri sa Diyos, pero meron ding papuri kay Satanas, sapagkat merong palaging counterfeit si Satanas. Kaya anong klaseng awit ang ating inaawit at anong klaseng awit ang ating pinapakinggan? Merong binabanggit sa banal na kasulatan dito sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 5, versikulo 9. Ganito ang sinasabi. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit at na nagsasabi, ikaw ay karapat dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga taong mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Kaibigan, merong pag-awit o merong awitan. Kaya sa ating pagsamba sa bahay-sambahan ay merong tayong pag-awit na papuri sa Diyos. At merong isang babae na bagamat siya'y bulag, siya'y gumawa ng mga awit na 8,000 hymns, papuri sa Diyos. Ang pangalan ng babaeng ito ay si Fanny Crosby. Isa sa kanyang awit ay Blessed Assurance, Jesus is Mine. Bagamat siya'y bulag, ay meron siya ngayong pananampalataya na ang assurance na ito ay isang blessed o yung pinagpala ng ating Panginoon. At merong panahon sa kanyang buhay, nangangailangan siya ng $5, wala siyang pera. Subalit ngayon, siya'y nalalangin sa Diyos. At sa kanyang panalangin sa ating Panginoon, ay pagkatapos nito, merong nag-abot sa kanya ng $5 na kailangan niya. At dahil sa kanyang karanasan na ito, na siya ay pinagpala ng Diyos, siya'y nakagawa ng isang awit. Ang pamagat ng awit na ito ay All the Way My Savior Leads Me. Sa ating mga hymnals, yung ating mga inaawit ay karanasan ng mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, kung papaano sila'y ginabayan ng Diyos. At ito ay nagpapatunay ng kanyang relasyon sa Diyos at gayon din sa kanyang kapwa. At ito ay nagbibigay sa kanya ng isang isipan na kung papaano ang Diyos ay iniligtas siya at kung ano ang bunga ng ebanghelyo sa kanyang buhay. Meron pang binabanggit sa ating Biblia, ito ay sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 15, bilang ito ay isang awit, versikulo 2 hanggang 4. Ang wika ng Biblia ganito, at nakita ko ang tulad sa isang dagat na kristal na may halong apoy, at ang mga dumaig sa halimaw at sa larawan nito at sa bilang ng pangalan nito na nakatayo sa tabi ng dagat na kristal na at may hawak na mga alpa ng Diyos. Sa makatwid, ang mga taong umaawit sa awit na makalangit ay
mga matagumpay sa kanlang buhay, ang wika nagtagumpay laban sa halimaw at gayon din sa kanyang larawan. Ano ba itong awit na ito? Versikulo 3 hanggang 4. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero na sinasabi, "Dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa, sinong hindi matatakot at luluwalhati sa iyong pangalan, o Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang lahat ng mga bansa ay darating at sasamba sa harap mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nahayag." Kaibigan, ito yung awit ng mga taong maliligtas. Ito yung awit ng kanlang karanasan sa Panginoon. Ito yung awit ng pagtatagumpay. Ito yung awit na meron silang pagkapasya sa kanlang sarili. Anuman ang mangyari sa kanlang buhay, sila'y susunod at maglilingkod sa Diyos. Ito'y awit ng pananampalataya at awit ng pag-ibig. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Kaibigan, ito yung karanasan ng mga taong maliligtas at aawitin ang awit na ito pagka sila ngayon ay dinala na sa langit ng ating Diyos. Kaibigan, ang isang matured na Christian o Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon, siya ay naghahanap ng karunungan para kanyang sambahin ang Diyos. Naghahanap siya ng isang karanasan na kung papaano siya'y sasamba sa Diyos. At gayon din ang isang merong magulang na pananampalataya ay lumalakad siya sa isang lakad Kristiyano. Kanyang pinagkakaloob ang kanyang buhay sa Diyos. Nanupat ang sabi nga ay kanyang pinagkakaloob ang kanyang buhay alang-alang sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang sabi nga sa versikulo 21, "Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot sa Panginoon." Nanupat, magpapasakop sa Diyos at gayon din ang mag-asawa ay nagpapasakop sila sa bawat isa alang-alang sa kanilang relasyon na bilang mag-asawa. Una, sa Diyos. Pangalawa, sa bawat isa. Kaibigan, ito yung karanasan ng isang matured na Kristiyano. Ang tanong ngayon, how long has it been since you check your growth? Atin bang tiniyak tayo ay merong ngayong paglago sa ating buhay Kristiyano? How matured are you? Gaano ka matured na bilang mananampalataya sa ating Panginoon? Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang sinasabi sa Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang pasanin sa iyong buhay? Meron ka bang kahilingan sa ating Panginoon? Ilapit natin sa Panginoon, sapagkat ang ating Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito upang purihin, pasalamatan po namin kayo. Maraming salamat o Diyos ng aming Panginoong Jesus, ang siyang aming tagapagligtas, tumutugon sa aming mga panalangin. Dakilan Diyos, aking pong nilalapit ang aking kaibigan, ang kanyang mga kasama sa kanyang tahanan, ang kanyang mga pananim, at gayon din ang lahat ng mga nakinig sa pag-aaral na ito, o Diyos, pagpalain nawa po ang bawat isa.
Ingatan po sila, pagpalain sila, O Diyos, na sa araw-araw, lalo kaming sumulong sa aming buhay Kristiyano, magkakaroon kami ng maturity sa aming pananampalataya. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po, Pastor Romy, sa napakagandang paksa. Nawa po ay may natutunan tayo at naging inspirasyon ito sa atin kung paano po tayo magiging isang mature na Kristiyano. Kung kayo po ay may mga katanungan o nais nyo pa pong mag-aral ng mas malalim pa ng ating Biblia, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-853-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung gusto niyo naman pong makakuha ng ating mga readily available na Bible study guide, maaari po kayong magtungo online. I-type lamang po ang bibleschools.com/centralluzon. Maraming maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa at sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. To understand.
Putting God first can be difficult. What can we learn from David that will help us put God first in our lives today? King David is remembered as a hero in the history of the Israelites. And, without a doubt, his most significant moments were those when he accepted the call to put God first. When his fellow Israelites were shaking in fear from the giant and his insults, David put God before his protection. Picking up a few stones and facing Goliath in the name of Jehovah seemed foolish to others. But David put God first, and God delivered him in that battle. Then, David was secretly anointed king, started working in King Saul's palace, and married the king's daughter. You would think that his life went from glory to glory after all this, right? Well, it did not. King Saul and his soldiers persecuted David as the greatest terrorist in the kingdom. Nevertheless, even during these frustrating and confusing circumstances, David put God first. When he entered the camp where King Saul was sleeping, he could have killed the tyrant and become king. After all, wasn't he already anointed? But David knew that by using his own hands to take over the kingdom, he would become king by his own works and not by faith, trusting in God's supernatural action. So, he decided to put God first, waiting for God's appointed time for him to become the leader. David didn't always put God first. His adultery with Bathsheba and her husband's killing were clear examples of sins David committed when he put himself first. But eventually, David took responsibility for his sins and repented. By the end of his life, he could not accept that his house looked better than the house of God. He vowed to do everything he could so God's house would be better than his palace. David put God first. His example compels us to do the same. As the deacons collect our tithe and promise, we are challenged to put God first. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish.